Magandang araw kaibigan, isang kwento ng pag-ibig ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig at hahaplo sa inyong mga puso. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago pa lang kayo sa aking channel ay pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para palagi po kayong updated sa padating pa na upload. Nang sumunod na araw, maging si Cassie ay iwas na rin kay Michael. Bagay na napansin ni Nabey at Daniela. Makakasalubong kasi sana nila ang lalaki nang papunta sila sa kantina nang mabilis silang niyaya ni Cassie na magtungo na muna sa banyo. Bakit parang feeling ko iniiwasan mo talaga si Sir Michael? Sambit ni Bea. Oo nga girl, pangatlong beses na to mula noong galing tayo kina Bea. May nangyari bang hindi mo kinukwento sa amin? Bulalas, nausisan ni Daniela. Paano mo nalaman? Tulog na tulog ka. Hindi na mamalayang bulong, nasagot ni Cassie sa kaibigan. Ha? May sinabi ka ba girl? Untag pa nito. Wala, sabi ko. Since iniiwasan niya ako, iiwasan ko na rin siya. Mataray, nawika niya. Nagtinginan ang dalawa sa kangumisi. Nako, mukhang jelly ace itong isang to. Wika pa ni Daniela. Hindi ha? Mabilis namang depensa ni Cassie. Halata ka girl, kaya huwag ka na magkaila. Dagdag naman ni Bea habang papasok sila ng banyo. Nang maya-maya ay tila may naalala ito. Oo nga pala, may nabanggit si Papa na pinag-uusapan nila ni Sir Michael. Wika pa nito, saka tumigil na tila tinitingnan pa kung magiging interesado ba siya. Bakit girl? Ano daw sabi ni Sir? Maang, ni Daniela. Umiiwas daw si Sir Michael sa atin dahil putol na tura nito nang marinig ang mga usapan ng estudyanteng papasok sa banyo. Alam niyo bang sina Sir Michael at Miss Ochoa na daw? Chika ng isang babaeng papasok. Talaga? Well, bagay naman sila kahit may kaliitan si Miss Ochoa. Pero maganda naman siya. Tila tanggol ng isa pang papasok na napatigil na makita sila. Chika pa, may estudyante raw na nagkakagusto kay Sir Michael. Kaya nagbaba ng memo ang admin kaya ngayon umiiwas na siya dun sa girl. Bulalas pa ng isa na tila hindi sila nakikita roon. Natahimik silang tatlo sa narinig na usapan ng mga babae bago nagtungo sa loob ng cubicle. Ang tanong girl, kung maganda bang estudyante ang nagkakagusto kay Sir Michael? Tanong pa rin hirit ng isa kahit nakikitang naroon sila. Iyon ang hindi ko rin alam dahil hindi naman sinabi kung sino yung girl. Tugon ng isa. Tikhim na Daniela upang ipabatid na hindi lang sila ang nasa loob ng CR. Tumahimik naman ang tatlong babae at maya-maya ay nagsilabasa ng mga ito't tumingin sa direksyon nila. Oh, bakit ganyan ka makatingin girl? May problema ba? Ani ni Bea nang tiningnan sila ng tatlong babae mula ulo hanggang paa. May idea sila kung sinong isa sa babae dahil may pagka-famous sa university campus nila. Gawa ng ito ang nanalong Miss Intramurals sa katatapos na palaro sa kanilang universidad. Well, maganda at matalino naman ito. May pagka-chismosa nga lang. Wala naman, masyado lang kasing malaki ang katawan mo kaya ikaw agad ang nakita ko. Mataray, nasagot ng babae kay Bea. Agad na napansin ni na Daniela at Cassie ang pagkuyom ng kamao ni Bea. Girl, huwag mo nang patulan. Alalahanin mo, baka tuluyan ka mawala ng scholarship. Worst, ay baka makikout ka pa. Concern na bulong ni Daniela kay Bea. Pasalamat ka girl, may scholarship akong pinapangaragaan. Kung hindi, baka inilipat ko ang puwet mo sa mukha mo. Bulalas niya sa babae, dahilan upang mapatigil ang dalawantong alalay. Mabilis na lumabas ng banyo si Bea, na sinunda naman ni Daniela at Cassie. Nagulat pa sila ng paglabas nila ay agad na namataan si Michael. Nasaktong palabas naman si Miss Ochoa sa computer laboratory kung saan naroroon naman ang lalaki. Girl, ayos ka lang ba? Untag ni Daniela kay Cassie. Oo naman. Mabilis niyang turan sa kabinilisan ng paglalakad patungo sa kantina. Mabilis namang sumunod ang dalawa. Oo nga pala girl, ano bang sinasabi mong nakwento ni Sir Michael sa papa mo? Balik tanong ni Daniela. Malalaki ang mga hakbang niya pero sa narinig na tanong ni Daniela ay bumagal siya dahil gusto niya marinig
Kung ano man yun. Yun na nga girl, may nagsumbong daw yata sa management na napapalapit sa estudyante si Sir Michael, which is obvious na tayo yun. Lalo na yung si Cassie dahil may nakakita raw na ilang beses niya itong isinakay ng sasakyan niya. Kaya ayun, muling naalala ang management sa mga instructor nito na hanggat maaari ay panatilihin nila ang student-teacher relationship. Kaya ayun, iwas na si Sir Michael sa atin, lalo na kay Cassie. Tinig na palatak ni Bea. Automatikong pumasok sa isipan si Mrs. Choa na siyang nag-report sa admin hinggil doon. Kaya ang isa dyan, huwag na magtampo kung iniiwasan dahil sabi pa ni Sir Michael ay para rin daw naman sa kanya ang ginagawa niyang pag-iwas. Parinig pa ni Bea sa kanya. Doon ay lubos na nauunawaan ni Cassie ang ginagawa ni Sir Michael. Hindi lang talaga niya mapigil ang sariling lalo na kapag nakikitang kasama nito si Mrs. Choa. Feeling pa kasi ng babaeng yun, may gusto sa kanya si Sir Michael. Tila gumaan ang pakaramdam ni Cassie sa mga narinig na kwento ni Michael sa papa ni Bea. Chika pa raw ni Sir Michael nang malasing ito na gusto ka raw niyang ligawan pero hindi pa itong tamang panahon. Dagdag pa ni Bea. Naalala niya naging usapan nila sa loob ng sasakyan nito nung isang madaling araw na galing sila kila Bea. Handa raw ito maghintay basta may mahintay ito. Para tuloy gusto na ni Cassie na makatapos siya para wala siyang alalahanin code of ethics na yan. Nasa kantina sila na makita matandang janitor. Hindi maaari magkamali. Ito ang matandang nagpahiram kay Michael noon ng pantaloon nung nilagyan niya ng napakaraming glue ang upuan nito. Mabilis siyang umorder at nagtaka pa mga kaibigan dahil napakarami yata ng order niya. Girl, kasama na ba ako dyan sa in-order mo? Maang na tanong ni Bea na nais na nabang malibre. Nope, not for you. Ngiting wika nito na kinabusangot naman ito. Tatabakan yan. Tila banta pa nito para kumbinsin siyang i-share dito ang pagkain. Abalang napili ang mga ito nang lapitan niya si Manong na nagpupunas na bakanting mesa. Uupo ka ba dyan, iha? Saglit lang ito at matatapos na ako. Anong matandang lalaki? Naku, marami naman pong bakante, ibibigay ko lang po ito. Anya dito. Magmerienda muna kayo. Magalang na wika niya sa matanda. Nakita niya ang pagsilay ng ngiti sa labi nito, saka tumingin sa kanya. Nakitang tila kinikilala siya nito, saka muling nagsalita. Naku, ikaw iyong kumuha ng pantalon sa akin noon para kay Michael, hindi ba? Tanong nito, nang tuluyang magrehisto sa isip kung sino siya. Tumango siya. Ako nga po, tay. Kumusta po? Tagal ko po kayong hindi nakita sa campus. Untag niya rito. Ah, oo. Medyo nagkasakit kasi ako. Mabuti't pinilit niya akong si Michael na magtungo sa ospital at nalamang may bronchopneumonia ako pero ayos na ako. Isang buwan din ako nagpahinga. Mabilis, na depensa ng matanda. Kaya ko na ulit malinis ng buong campus. Pagbibida pa nito na ikinatawa niya. Naku po, dapat po nagre-return na kayo. Anya sa matanda. Mas lalo ako magkakasakit kung sa bahay lang ako ining. Halos 20 years na ako rito sa universidad na ito, kaya kabisado ko ng lahat. Nalinisan ko na rin lahat. Nagulat si Michael na mamataan ang grupo ni Cassie na nakikipagtawanan kay Manong na hindi niya alam na magkakilala pala ang dalawa hanggang sa maalala na minsang utusan niya itong humiram ng pan sa matanda. Anong gusto mong kainin? Untag na tanong ni Mr. Choa na mahalata nitong tinitingnan niya. So, hindi ka pa rin pala nakaka-get over kay Miss Reyes. Palatak nito. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo, Mr. Choa. Bakit hindi na lang tayo mag-order? Iwas niya rito. Bagay na napansin naman ang babae. Mabuti pa nga. Sabad nito at nagtungo na sila sa counter dahil self-service ang kanilang kantina. Hindi maiwas ang balingan ni Michael ang kinaroroon na ni Nakasi at baka sa mukha ni Manong ang tuwa. Napapatawa ito sa mga sinasabi ng tatlong babaeng kausap. Michael, ano daw gusto mo? Untag ni Mr. Choa. Ha? Mabilis na baling sa canteen attendant na nagtanong kung ano ang gusto niyang kainin. Isang rice at isang beef steak na lang. Aniya, tapos isang halo-halo. Dagdag pa niya. Nang tingnan si Mr. Choa ay kitang nakatingin sa gawin ni Nakasi na tila masama na naman ang mga titig nito. Ramdam na ramdam ni Cassie ang tila mainit na mga matang nakamasid sa kanya.
kaya hindi niya maiwasang igalang tingin at doon ay nasumpungan ang dalawang pares ng mga matang nakamasid sa kinaroroonan nila, sina Mr. Cho at Michael na nasa sa counter pa lamang. Bumaling lang ang babae nang ibigay ng cashier ang sukli nito. "Girl, mukhang masama talaga ang tingin sa iyo ni Mr. Choa." Palatak na bulong ni Daniela sa kanya na napatingin din pala sa mga ito. "Hindi lang masama, girl. Talagang kumukulo ang dugo niya sa akin. Bulalas na tugon dito na nakinatawa nito. Insecure at inggit lang yan dahil mas mayaman, mas maganda at higit sa lahat, may tipo ni Sir Michael." Palatak nitong turan. "Sino ang tipo ni Sir Michael?" Untag na matanda na tila narinig ang bulong ni Daniela. "Kilala niyo po si Sir Michael?" Bulalas ni Nabe at Daniela sa matanda. "Oo, mga bata pa lang ang mga yan ay kilala ko na, lalo na nung nag-aaral sila dito. Parang ako ang naging magulang nila dito. Mababait ang mga batang yan. Sina Christian, Zion at si Michael, iba-iba rin ang ugali nila. Si Christian may pagka-chick boy, gwapo naman kasi. Si Zion, medyo mahina ang loob at iyang si Michael, seryoso masyado sa buhay." Mahabang kwento na matanda. Naalala ni Cassie ang pangalang binanggit ni Michael nung nasa sasakyan sila. Isa yun sa pangalang binanggit na matanda. Ibig sabihin, malalim ang ugnayan nito sa lalaking kausap niya noon at mukhang kilala rin nila ang ex-girlfriend nito. Nang mapagdugtong-dugtong na doon na pagtanto, nagpapatulong si Trisha sa mga malalapit na kaibigan ni Michael upang makipagbalikan ito sa lalaki. "Sabihin mo sa kanya na hindi na ako kailanman makikipagbalikan sa kanya. Kung yan lang ang itinawag mo, ay papatayin ko na to." Umalingaw-ngaw sa isipan niya ang sinabi ni Michael sa sandaling yun. Bahagyang nagdiwang ang puso at isipan sa sandaling yun dahil mukhang wala na talagang puwang sa buhay nito si Trisha. "Girl, uy! Bakit nangingiti-ngiti ka dyan mag-isa?" Palatak ni Bea. "Nako iha, mukhang nananaginip ka ng gising. Biro ng matanda, o siya maiiwan ko na kayo, baka maya-maya ay may makahalata na sa akin at mawalan pa ako ng trabaho." Natatawang paalam ng matanda. "Ingat po kayong manong." Turani na Bea at Daniela. "Kayo rin mga iha, mag-iingat sa mga chick boy. Sa ganda nyong yan, naku, tiyak na marami pang pipila." Saad na matanda na ikinatawa ni na Daniela at Bea. "Sana nga po manong, para naman marami akong pagpilian." Bulalas ni Bea saka tumawa. Nang makalayo matanda ay mabilis niyang siniko ni Daniela, sabay nguso sa kaliwa niya. Napakunot ang noon niya sa nais nitong ipabatid. "Lingon ka kasi sa kaliwa mo." "Tura nito, kung lilingon ba ako matutuwa ako sa makikita ko?" Palatak na tanong dito na ikinangisi nito. At sa ngisi pa lang nitong nakikita ay mukhang hindi na maganda. "Depende sa magiging reaction mo." Anito dahilan upang makurious siya at nilingon. Doon ay nakita si Mr. Choa na sinusubuan si Michael pero mukhang ayaw namang tanggapin ng lalaki. Pero ayaw niya mapahiya ang babae kaya ibinukan nito ang bibig. Tila naman kilig na kilig ang ilang estudyanteng naroroon sa dalawang instructor. Napaisip si Michael nang makita ang luha ang mukha ni Cassie. Masaya naman ito nakikipagharutan sa mga kaibigan at kay Manong. Pero bakit bigla itong nainis sa mga kaibigan at tila nais mag-walk out? Paalis na ito na magtama ang paningin kaya kitang kita niya ang pagbagsak ng mga luha nito. "May problema kaya siya?" Tanong sa isipan ng untagin siya ni Mr. Chowa. "Mukhang malungkot yata. Baka gusto mo siyang i-please." Anito na nagpataas ng dugo niya pero pilit niyang kinalma ang sarili. "Huwag mo akong simula, Mr. Chowa. Ginagawa ko kung ano ang tama, kaya huwag mo akong diktahan kung ano ang gagawin ko. Nakikisama ako hanggat kaya ko, ba't you pushes me para layuan kita?" Anya sa babae at tuloy ang napika kaya agad siyang tumayo. "Wait, Michael, okay, sorry." Sunod-sunod itong palatak sa kanya pero masyado siyang nainis sa palagian nitong pagdiga sa kanya na tila ba may mali siyang laging ginagawa. Kahit iwas na siya kay Cassie. "You know what, Mr. Chowa? Parang lumalakas tuloy ang hinala kung ikaw ang nag-report sa admin, hinggil sa pagiging malapit ng isang instructor sa kanyang estudyante." Tahasang turan sa babae sa inis. Natigilan si Mr. Chowa kaya nung umalis siya ay hindi na siya pinigil nito. Nakakapika na talagang ginagawa sa kanya ng babae. Hindi naman sila nito.
Pero binabakuran siya nito at ang pangit nitong ginagawa ay kapag hindi niya nagustuhan ang nakikita ay nagagawa nitong manira gaya ng pagpapakalat nito ng audio recording nila ni Cassie na ang basihan lamang ang kanilang sinasabi, which is not the actual scenario. Mabilis na nagtungo si Michael sa kanilang faculty. May susunod pa kasi siyang klase pero laman ang isip niya kung ano ang dahilan ng pag-iyak ni Cassie. Masyado na siyang naapektuhan sa nakikitang mga reaksyon ng babae. Palabas na siya ng faculty office nila. Nang makasalubong, si Miss Acho at baka sa mukha nito ang pagsusumamo. Sir Michael, can we talk? Anito, tumiim ang tingin niya sa babae. I'm sorry Miss Acho, kung tungkol ito sa inaakusa mo. Putol niyang wika. How sure you are na ako ang nasumbong sa management? Pulalas nito. I'm not sure on that but looking on your reaction and how you act, obvious na ikaw yun. Anya, I'm sorry pero may klase pa ako. Maybe we'll talk some other time. Anya sa babae. Gusto niya kapag masinsina na silang nag-uusap ay may balance siya para hindi masayang ang oras niya. Kinabukasan, nagpasa na ng resignation letter si Mr. Chowa. Susunod na daw siya sa parents niyang nasa Amerika. Maayos itong nagpaalam kay Michael at humingi ng pasensya sa kanyang mga ginawa sa kanila ni Cassie. Matuling lumipas ang dalawang taon, halos hindi na malay ni Cassie na matatapos na rin siya sa wakas matapos ang pitong taon sa kolehiyo. Nakakahiyaman pero marami siyang naging karanasan at aral na natutunan sa loob ng pitong taon na yon. Naging masaya ang sumunod na mga araw para kay Cassie at Michael. Dahil sa pagtatapos ng una, ay malaya na sila sa kanilang relasyon. Si Trisha ay may asawa na ngayon. Marami man ang naging balakid sa pagmamahalan nila, lalo na ang pag-aaral niya, pero mabuti na lamang at matyagang naghintay sa kanya si Michael. Happy? Tanong nito sa kanya habang papalabas sila sa sinehan. Yeah, very. Thank you, babe. Nakangiting tugon ni Cassie. Nang maya-maya ay makasalubong nila si Trisha, kasama ang asawa at anak nito. Hi! Bati ni Cassie dito. Tipid itong umiti na tila nahihiya. Hi! Tugon nito, sabay tingin sa asawa na tulak-tulak ang trolley na kinaroroonan ng anak nito. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Cassie sa babae. Buntis pala noon ito at balak ipaako kay Michael, ang anak, nang tanggihan ito ng anak ng boss na nakabuntis sa kanya. Ilang sandali rin silang natigilan. Sana, magpapatuloy sana sa paglalakad nang marinig ang pagtawag ni Trisha kay Michael. Muli ay natigilan si Cassie at Michael. Michael! Tawag nito kay Michael. Sorry sa perwisyong idinulot ko sa inyo noon. Panimula nito. Wala na yun. Mahigit isang taon na rin naman. Masaya ako at naayos mo na rin ang buhay mo. Dinig na tugon ni Michael. Sa babae. Habang buhay kong pagsisisihan ang ginawa kong panluloko sa iyo. Putol na tura ni Trisha nang sumabad si Michael dito. Huwag mo nang isipin yun. Nakaraan na yun. Ang isipin mo ay ang pamilya mo. Sambit ni Michael. Maswerte ito sa kabila ng lahat ay tinanggap ito ng asawa nito. Inako na parang kanya ang batang ipinabubuntis ni Trisha noon. Salamat. Tanging nasambit nito saka umabrisyete sa kamay ng lalaki habang itinutulak ang trolley ng bata. Ngunit bago sila umalis ay bumaling ito kay Cassie. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Cassie rito. Masiyasiya para sa babae dahil kahit papano ay nakatagpo ito ng lalaking magtatayo sa dignidad nito. Naging abala ang lahat sa paparating na engagement party ni Cassie at Michael. Lalo na si Alan na siyang nagpresenta na maging punong abala sa pagdiriwang na yon. Hay nako! Tita! Hagarda Versosa na talaga ang peg ko. Masyado kayong maraming sinasabi. Biro sa mga mama ni na Michael at Cassie. Aba, baklang to nagre-reklamo? Saad ni Loida? Nagbibiro lang naman po, tita. Ano po bang idadagdag ulit natin? Baka naman umaga na ay hindi pa tayo tapos niyan sa dami ng pinapagawa niyo. Palatak ni Alan. Well, naisip namin itong si Balae na mag-alin ng kanta para naman ma-entertain ang mga bisita. Tugon ni Loida. Okay. Kayo po bang dalawa ang kakanta, tita?
Usisa pa ni Alan. Of course, nagpa-practice nga kami. Anang paniloyda? Okay, cool. Sagot ni Alan sabay take note sa ginagawa nitong program para sa gabi ng engagement nila. Michael at Cassie sa Linggo. Oh, bakit abalang-abala ka na naman yata? Puna ni Bea kay Alan habang papasok sila sa sala mula sa garden. Hay nako, si Tita Loida? Ang daming pinapahabol. Ayun, gusto raw nilang kumanta sa engagement nitong si Cassie. Ani ni Alan. Ano? Bulalas ni Cassie sabay tingin sa inang papunta sa kusina kasama ang mama ni Michael. Si mama kakanta? Palatak pa. Yun ang sabi. Ingus ni Alan na inaayos ang magiging activity sa gabi ng engagement nila. Girl, hayaan mo na si tita kung gusto niya kumanta sa engagement party mo. Masaya lang siguro siya dahil ang unikaihan nila ay ikakasal na rin sa wakas matapos ang 7 taon sa kolehiyo. Sabad naman ni Daniela. Ay wow, ikaw pa talaga nagpaalala niyan no? Samantalang pareho lang tayo. Irap niyang wika kay Daniela na mabilis na tumawa. Doon naman ay pumasok si Michael na tila may tinatawagan sa cellphone nito pero hindi niya makontak. Para pang hindi sila nakita nito dahil tuloy-tuloy ito sa kusina na pinuntahan ang mama nito at ni Cassie. Busy? Sabayang komento ni Nabea at Daniela. Hindi pinansin ang beauty mo girl? Anang pa ni Daniela. Tinatawagan niya siguro ang mga best friends niya. Nasa Amerika kasi ang isa. Hindi siguro niya matuwagan. Tugon sa mga ito, iyon naman kasi ang bukang bibig ni Michael. Sana daw ay makadalo ang mga kaibigang matagal nang hindi nakakasama. Nang lumabas mula sa kusina, ay kasama na nito ang kanyang ina tila seryoso ang kanilang pinag-uusapan. Mama, bakit hindi niyo tawagan si Tita Alice? Hindi ko makontak si Zion. Naulinigan nilang wika ni Michael sa aburido. I tried so many times. Nasa Europe sila. Nang tito mo kasi nabanggit niya noon sa akin na hinihintay lang nila ang bagong kasambahay nila. Anang naman ang mama nito. Napaisip si Cassie. Ganoon siguro kaimportante sa boyfriend niya ang makadalo ang kanyang mga kaibigan kaya aburidong aburido ito. Maya-maya iniwan ito ng kanyang mama at bumalik sa kusina. Lapitan mo kaya girl. Mukhang kailangan niya na makakausap. Mungkahin ni Daniela na napansin din pala ang pagkabilisan ni Michael. Maya-maya ay may tinawagan ito. Ilang beses din niyang tinawagan at halos mapudpod na ang kamay nito sa kasusubok na tawagan kung sino man ang tinatawagan nito. Hindi ba nasagot ang mga kaibigan mo? Aniya, na ikinalingon ni Michael sa kinatatayuan niya. Nakakainis kasi, ngayon pa sila mawawala sa importanteng okasyon ng buhay ko. Si Zion, ayun, hindi matawagan dahil nagluluksa at iniwan ng girlfriend niyang si Alex. Si Christian naman, ewan ko kung saan kandungan naman siya ng babae naroroon at hindi matawagan. Sumubok pang muli si Michael nang sagutin siya na kaibigang si Christian. Hello bro, dinig na tura ni Christian. Finally, sumagot ka rin. Bakit palaging bisang phone mo? Bulalas niya sa kaibigang si Christian. Sorry na bro, makulit ang bago kong PA. Kahit nasa labas lang siya na silid ko, tinatawagan pa ako. Bulalas ng kaibigan. Wait, PA? As in personal alalay? Bulalas niya sa kaibigan na kinatawa ng kaibigan ng malutong. Sa kabilang linya, bahagya ng inilayo ang cellphone sa tainga sa lakas ng tawa nito. Personal alalay bro? Well, hindi ko alam ang meron sa babaeng to pero ginulo niya ang buong buhay ko at pagkatao ko. Bulalas ni Christian sa kabilang linya. Napangisi si Michael. Bro, huwag mong sabihin na pati empleyado mo ay papatusin mo. Bara niya kay Christian. Tumawa ulit ito. Antoinette is unique woman. Hindi siya ganun katalino pero nagagawa niya ako mapatawa. Pagbibida ng kaibigan sa bago nitong empleyado. Naiiling na lamang si Michael dahil alam na naman niya ang patutunguhan ng sinasabi ng kaibigan. Take note bro, kahit na hindi siya nagsusuot ng mga mamahaling damit at naka-makeup, she's naturally beautiful.
Bulalas pa ng kaibigan sa kabilang linya. Wow, mukhang nagbabago na rin ang taste ng isang Christian Anderson ah. Bulalas si Michael. Nakinatawa nito nang maya-maya ay naalala nitong tanungin kung ano ang pakay niya. Ano nga palang sasabihin mo bro? Untag nito. See? Malapit ko na tuloy makalimutang may sasabihin pala ako, kaya ako napatawag sa'yo. Dahil sa dami mong kwento. Palatak niya kay Christian na muli nitong ikinatawa ng malutong. Na-excite pa naman akong ikwento sa'yo si Antoinette. Anyways, ano bang sasabihin mo? Untag nito. Fiesta ng bayan natin sa Sabado. Makakauwi ka ba? Tanong niya rito. Ilang sandaling natahimik ang kaibigan sa kabilang linya. Ano? Huwag mo sabihing uunahin mo pang mambabae kaysa request ko. Bulalas ni Michael na may himig na pagtatampo. Grabe naman bro. Ganoon na ba ako kamukhang babae sa tingin mo para baliwalain ko ang paanyaya ng taong nagligtas sa buhay ko? Palatak nito. Natuwa si Michael sa narinig. So makakauwi ka rito sa atin? Excited na tanong. Titingnan ko bro kasi baka may meeting ako. Anito, na nagpadismaya sa kanya. What? May halong inis na wika ni Michael. Babe, relax. Hindi mapigil ang tura ni Cassie sa tabi niya saka naramdaman ang kamay nitong yumakap sa kanyang baywang. Bro, may kasama ka bang babae dyan? Untag ni Christian sa kabilang linya. Para kasi may narinig akong bumulong. Dagdag pa nito. Pagdating talaga sa babae, matalas ang pandinig mo. Sige na, kung hindi ka makakarating, edi wag. Tuluyang inis na turan sa kaibigan, sabay patay sa tawag niya. Narinig pa ang pagtutol sana ng kaibigan pero dahil tuluyan siyang nainis, ay pinatayan niya ito. Bakit hindi mo na lang kasi sabihin sa kanila babe na engagement party natin para makapaglaan sila ng panahon? Lambing na mukhahin naman ni Cassie. Hindi mo kilala mga kaibigan ko babe. Kapag nalaman nilang ikakasal na ako, ay hindi sila titigil. Baka nga mag-hire pa sila ng investigador upang makilala kanila ng lubusan. Ayoko namang isipin mo na ayaw nila sa'yo kaya kanila pinapa-CI. Ani ni Michael. Grabe pala mga kaibigan mo. Sad pa ni Cassie. At saka gusto ko silang sorpresahin. Hirit pa ni Michael. Tuluyang sumapit ang araw na pinakihihintay ni Michael at Cassie, ang kanilang engagement party. Maingay ang buong kabahayan ng mga Reyes dahil imbis na sa hotel gawin ang bagay na yun ay mas piniling sa mismong kanilang bahay. Girl, this is it. This is really is it. Bulalas na biro ni Bea. Grabe, after nito, kasal na ang susunod. Dagdag pang palatak. Graviness ang laway mo naman girl. Angil ni Daniela. Oops, nandyan ka pala girl so ikaw, kailan naman engagement nyo ni Jan? Baling nito kay Daniela. Pag-iipunan pa rin ni Jan. Sagot naman ni Daniela nang tumawa ng malakas si Bea. Diyos ko, kailan pa kaya yan? Baka after a decade pa. Ani ni Bea nang batukan ito ni Daniela. Ouch! Wow! Baka panlait naman to. Of course, tutulungan ko siya para naman hindi abutin ang dekada. Palatak na si mangot ni Daniela rito. Natatawa na lamang si Cassie sa kakulitan ng mga kaibigan habang inaayusan siya ng bakla makeup artist. Ang bongga naman kasi itong ginagawa ni Alan. Ang hirap tapatan. Maang natura ni Daniela. Girls, darating din ang time na kayo rin ang maglalagay sa sitwasyon ko ngayon. Bongga man yan o hindi. Awat ni Cassie sa mga ito. Ang importante ay kasama nyo ang lalaking na pili nyo makasama habang buhay. Dugtong pa ni Cassie. Handa ka na bang matali? Ani nito na nakangisi. Alam nyo namang matagal ko itong hinihintay. Ngayon pa ba ako atras? Bulalas naman niya. Sabagay. Congratulations girl. Para tuloy ako naiiyak pero ayoko maiyak. Ngayon lang ako naayusan ng ganito. Bulalas nitong bawi na kinatawa ni Cassie sa bayakap dito. Salamat sa pagiging tapat na kaibigan. Kahit alam kong gusto mo lang akong utangan. Natatawang wika kay Bea. Ay, grabe ka doon. Ako naman ang tagagawa mo ng projects. Bulalas nito na kinatawa nilang dalawa. Maya-maya ay namataan niya ang isang lalaki nagwa-wonder kung nasaan nito. Maya-maya lumapit ito sa isang waiter na gumala sa buong kabahayan
ng mga Reyes. Kumuha ito sabay tanong sa lalaki hanggang sa gumala ang mga tingin ng mga ito at nasumpungan na kinaroroon na niya. Hey, ano to? Hindi ko alam na lumipat ka na pala. Teka, bakit mukhang anggara ng pormahan natin ngayon? Palatak, napuna ni Christian. Ladies and gentlemen, good evening. We gather here tonight as we witness the engagement of our beloved friend Cassandra Reyes and our cute and handsome instructor before, Mr. Michael Robson. Dinig nilang turaan ni Alan. What? Gilalas ni Christian sa narinig. Alam na niyang magugulat ito kaya natawa na lamang si Michael. Wait, engagement? Ibig sabihin ba niyan? Ay papasakal ka na? Dagdag, bulalas pa nito. Magpapakasal ako, hindi magpapasakal. Pagtatama niya sa sinabi ng kaibigan. Para sa kanya kasi ang pagpasok sa kasal ay parang pagpapasakal sa babae. Woo! Anang pa nito na nasa mukha ang disbelief. Kung si Cassie ang babae na sasakal sa akin, willing na willing ako magpasakal sa kanya. Natatawa pang wika ni Michael. Natahimik si Christian at na-curious sa babaeng papakasalan daw ng kaibigan. She must be special para tuloy yung patali ang kaibigan. Sa bagay, noon pa man ay seryoso ito sa pakikipagrelasyon. Hindi tulad niya na ngayon palang magseseryoso at sa tulad pa ng isang Antoinette na puro kalokohan ang alam. Kaya gustong gusto ko kayong pumunta ni Zion para naman makilala niyo siya. Bago kami ikasal, ano pa ni Michael sa kaibigan? Mas lalong na-curious si Christian sa babaeng nagpapangiti ngayon sa kaibigan. Ladies and gentlemen, the long wait is over. Let's welcome the woman behind Michael's smile and the reason why we are here and soon to be Mrs. Robson. Miss Cassandra Reyes. Masigabong wika ni Daniela at doon ay nagsimulang maglaglaga ng mga petals sa mahabang hagdan kung saan ay nasumpungan ang isang napakagandang babae. Sa peach gown nito na nagpalutang sa kanyang kaputian, maging si Michael ay hindi mapigilang humanga sa kanyang bride-to-be. Ngunit hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang reaksyon na kaibigang si Christian. Sa gilid ng mga mata ay kitang-kita niyang nakatitig ito kay Cassie sa bawat takbang nito sa baitang na hagdan pababa. Antoinette? Dinig pa niyang nanula sa labi nito habang nanlalaki ang mga mata nito. Hindi nakaligtas ang matatalas na tingin ng lalaking kasama ni Michael. Ngayon niya lang ito nakita kaya batid niyang wala naman itong galit sa kanya maliban kung bakla ito. At may relasyon ito kay Michael kaya ganoon na lamang katalim ang tingin sa kanya. Nasa tatlong huling baitang na siya ng hagdan, nang muntik na siyang madulas, mabuti na lamang at nakahawak siya sa baldosa ng hagdan. What a dramatic entrance for the queen tonight! Anang panambaklang MC na kinatawa ng halos lahat ng bisita, maliban kay Christian na nasa tabi ni Michael. Hey wait, at pupuntahan ko lang ang fiancé ko. Maya-maya ay ipapakilala ko siya sa iyo. Mabilis na paalam ni Michael sa kaibigan dahil tinawag na rin ito sa entablado. Everyone, here are the reason why you are here tonight. Mr. Michael Robson and Miss Cassandra Reyes. Ani ni Daniela at Alan sabay abot sa kanila ang mikropono. Abot tayo nga ang ngiti ni Cassie ngunit napapalis yun sa tuwing napapatingin siya sa lalaking kasama kanina ni Michael. Thank you so much for coming tonight. I am happy enough to see you guys. Cassie and I, we're planning our wedding soon and hope to see you all in that very special moment with us. Malakas at puno ng kagalakang wika ni Michael. Yes, I would like to thank to my friends who helped me to make this night successful. Thank you to our family and parent who have been very supportive to every details. Thanks God, He finally gives me the best man to settle in. Ani naman ni Cassie sa direksyon ng lalaking iniwan ni Michael at nakitang napangwi ito sa bayiling sa sinabi niya. Mas lalo tuloy tumindi ang hinala niyang may relasyon ito kay Michael. Bakla kaya siya? Pero ang gwapo naman bakla. Aniya sa isipan. Sa bagay, maraming gwapo, nahilig rin ang gwapo. Anang panang-isipan dahilan upang mapangiwi rin siya sa naisip. Babe, gusto kong makilala mo ang isa kong best friend. Dumating siya. Bulalas ni Michael sa tabi niya. Si Christian kaya siya? Aniya sa isipan. Pero bakit gano'n ang reaksyon nito
at pailalim kong tumingin. Imposibleng bakla ito kung babaero ito. Singit pa sa isipan. The night is yours. Malakas na tura ni Michael. Saka siya inakay patungo sa kinaroroonan ng lalaki. Kahit medyo alangan, ay ngumiti siya rito ng matamis. Babe, I want you to know my best friend, Christian. Pakilala ni Michael sa kanya. Christian, may fiancé, Cassie. Dagdag pa ni Michael para tuluyan na makilala ang mga taong importante sa buhay ng mapapangasawa. Kitang mas lalong lumalim ang tingin nito sa kanya, kaya napayakap siya sa braso ni Michael, sabay simpleng bulong dito. Ganyan ba tumingin na kaibigan mo? Para siyang nagsiselos. Lalaki ba yan? Tila may lihim na pagtingin sa'yo. Bulong niya kay Michael na ikinatawa nito. Bahagyang natawa si Michael sa ibinulong ni Cassie sa kanya. Napagkamalampan niya tuloy na bakla ang cheekbone niyang kaibigan. Nahahalata pala nito ang mga tingin ng kaibigan. Siya man ay nababahala sa klase ng tingin ng kaibigan sa fiancé. Para kasing kilala niya to. Maya-maya ay tinawag ng kanyang papa si Michael sa umpukan nila na agad naman itong nagpaalam sa kanya. Babe, mag-usap muna kayo ni Christian at pupuntahan ko lang si na papa. Paalam ni Michael. Ayaw man sana ni Cassie na magpaiwan kasama ang kaibigan nito, pero baka isipin ito ngayon lang ay sinasakal na niya. Okay babe, aniya at nilakasan na lamang ang loob. Hi, pilit niyang bati sa lalaki para maibsan ang awkward moment nila habang wala si Michael. Nagulat na lamang si Cassie nang hawakan siya sa braso ng lalaki. Sino ka bang talaga? Palatak nitong tanong na kinamaang niya. Ha? Ipinakilala na ako ng kaibigan mo. Sagot niya nang gumisi ang lalaki na tila hindi naniniwala sa sinabi. Alam kong ikaw si Antoinette. Wika nito. Ha? Antoinette who? Maang ni Cassie, sumagi tuloy sa isip na nawawala sa sarili ang lalaking kausap. Mas dumiin ang hawak nito sa kanyang braso. Hey, bakit? Putol niyang angil sana sa lalaki. Sa papahigpit na hawak nito nang makarinig sila ng pagtawag sa pangalan ng lalaki. Kuya Christian! Tinig yun ni John na nagpakala sa hawak nito sa kanyang braso. Oh, John! Aba, binata ka na ah! Puna ng lalaki sa nakababatang kapatid ni Michael na noon ay nakabalik na rin sa kinaroroonan nila. Gusto sana niyang sabihin dito ang ginawa ng kaibigan nito pero ayaw niya masira ang gabi nila baka kung ano ang gawin nito. Naging abala ang lalaki kasama si John nang may isang gwapo, matangkad at maputing lalaki na lumapit sa kanila. Zion? Bulalas ni Michael sa pangalan ng lalaki at sa narinig ay hindi siya nagkakamali na isa ito sa best friend niya. Masiyasiya para kay Michael. Kita naman niya yon sa mukha nito pero bakit may mali? Maging kasi ito ay malalim kung tumingin sa kanya na tila kilala siya nito o talagang ayaw lang sa kanya ng mga best friend ni Michael. Napahugot tuloy ng malalim na paghinga si Cassie sa naisip na dahilan kung bakit ganoon ang tingin sa kanya ng best friend ng fiancé. Shete, bakit hindi mo sinabing ganyan kagwapo ang mga best friends ni Michael? Di sana, hindi ko muna sinagot si John. Bulalas ni Daniela na syempre ay alam niyang biro lang. Ay wow, sumbong kaya kita kay John. Bara naman ni Bea. Since may jowa ka na, ipabalato mo na lang sila sa akin. Natatawang wika ni Bea sabay lakad patungo sa kinaroroonan ng tatlong lalaki. Hoy babae, ang landi mo. At saan ka naman pupunta? Bara ni Daniela. Sabay senyas na bumalik ito. Kukuha lang ako ng pagkain. Anito? Nagtinginan sina Cassie at Daniela. Ang dami mo pang pagkain dito ah. Bulalas pa ni Daniela. Para na rin masait ko. Nang malapitan kung sino sa dalawa ang kakarinyuhin ko. Tugon nito sabay kindat. Wala na silang nagawa kundi ang panoorin ito panay ang sipat sa tatlong lalaki habang nakuha ng pagkain ito. Samantala, ilang na ilang si Cassie sa tinging pinupukol sa kanya ni Christian. Hindi maunawaan kung bakit pero parang kilala siya nito sa klase ng tingin niya. Grabe, mukhang kakatayin ka girl sa talim ng titig niya sa'yo. Komento ni Bea na sa kabila ng kapilyahan ay napansin pala nito ang matalim na titig ni Christian sa kanya. Nakita niyang humakbang si Christian palapit sa kanya. Cassandra Reyes o Antoinette Vergara? Maang nito na nakangisi habang siya naman ay napakunot noo.
Bakit siya nito tinawag na Antoinette Vergara? Hindi ko alam ang putol na turan nang hablutin nito ang braso. Masyado nang nagugulumihan si Cassie sa kinikilos ng kaibigan ni Michael. Christian, ako si Cassandra Reyes. Naging instructor ko ang kaibigan mo 2 years ago. Bulalas niya upang ipabatid na matagal na sila magkakilala ni Michael para malaman nitong hindi siya nagsisinungaling. Huwag mo kong lukuhin. Antoinette, sino ka bang talaga? May inis na tinig ng lalaki. Antoinette, bulalas niya sa pangalang binanggit nito. May problema ba? Tinig na gumambala sa kanilang pag-uusap. Agad na napalingon si Cassie at nakitang nandoon si Michael na maang na nakatingin sa kanila ni Christian. Wala bro. Nag-uusap lang kami nitong si Anto. Cassie, ani ng lalaki na siyang sumagot sa katanungan ng kaibigan nito. Tinatanong ko kasi kung paano nagsimula ang love story nyo kasi parang ang saya-saya mo. Puna pa nito na batid ni Cassie na pinaparinggan siya nito. Well bro, matatawa ka talaga, isasend ko na lang ang video na pinagawa ko kung paano kami nagkakilala nitong babe ko. Langbing pa ni Michael sabay yakap sabay wang ni Cassie dahilan upang muling tumiim ang tingin ng lalaki. Doon ay napagtanto ni Cassie na nagseselos ang lalaki base sa nakikitang reaksyon nito. Sino ba si Antoinette Vergara at bakit ipinagdidiinan ni Christian na ako siya? Magkamukha ba kami? Katanungang naglalaro sa isipan ni Cassie. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po!